na-miss na raw, nag-PM sa akin. Na-miss na raw niya yung nagdadaldal ako sa car. Ayan. Pupunta tayo sa work. Tapos na, medyo gumaling na ako. May kunti pa akong sipon, but medyo gumaling na ako. Malamig, mga ka-loves. Kasi siyempre, galing akong nagkasakit. So ayan po mga ka-loves. Mayroon tayo dyan sa likod. Kita nyo ba? Puno ng mga damit. So, pang ukay-ukay yan. Dahil bukas nga, mayroon kaming ukay-ukay sa aming, sa aming tindahan. So, ayan mga ka-loves. Bukas, madulas. Nadulas yung bulong ko pag-ikot ko. So, ayun mga ka-loves. Bukas na naman, mayroon naman kaming, ukay-ukay doon sa tindahan namin. May magdadala ng mga damit, mga sapatos, kung ano-anong madadala nila, ihahatid nila bukas kasi para nga ibibinta namin dahil nga yung sa previous na vlog ko, nasabi ko na yung pera nga papunta doon sa school ni Vincent. So ayan mga ka-loves, kahit may pasok ako bukas from 10 to 12 doon ako sa tindahan, and then papasok ako 12:30 to 8:30 ng gabi. So medyo kami, tapos ayun, sobra talaga kaming ako, antok na antok kami pati yung asawa ko dahil buong gabi ay nagsuka na naman si Vincent. Sobra talaga mga ka-loves. Tapos dahil nagka nightmare ako, medyo kinakabahan din ako dahil nagka nightmare talaga ako dahil siguro sa worried ko kay Vincent, dahil talagang pabalik-balik na lang sila sa banyo. At saka yun pala mga ka-loves, ayaw ni Vincent sa akin pag nagsusuka siya or basta may sakit siya, pag may fever siya, sa akin siya talaga. Pero suka siya, hindi talaga ako pwedeng ako ang assist sa kanya. Yung tatay talaga ang gusto niyang naka-assist sa kanya pag may suka siya. Pag nagsuka siya, sobra talaga, wala kaming tulog, hindi kami nakatulog. Ayun pa, napanaginipan ko tuloy, aywan ko, grabe yung nightmare ko. Iyak ako ng iyak, mga alas 5 ng umaga, sa panaginip ko, iyak ako ng iyak. Talagang tumutulo talaga ang luha ko sa iyak mga ka-loves. Yung bang, totoo yung sinasabi ko. Tinanggal ko lang to, pero maaraw hindi ako makakita sa pag-drive kasi yung araw. Iyak talaga ako ng iyak, tapos talagang pinahid pagising ni David, talagang inano niya, pinahiran niya ang luha ko, talagang sigaw ako ng sigaw, sinisigawan ko yung anak ko, yung babae kong anak, dahil nalunod siya sa tubig at hindi na siya nakaakyat pa. Yun ang sigaw talaga ako ng sigaw, at saka hanap ako ng hanap, hindi ko siya mahanap. Yun ang napanaginipan ko. Bakit ko kaya napanaginipan ko? Siguro dahil sa worried ko ng sa anak ko ba mga ka-loves. Kaya sabi ko, ipalabas ko dito sa aking pag-vlog ba, kasi makatulong din yun na i-open mo. Wala naman akong, okay naman kami lahat. Kaso lang siguro, dahil nga syempre naawa ako kay Vincent, hindi talaga ako makatingin pag si Vincent na ang magsuka, dahil parang iluluwal na niya yung yung bitukan niya pa. Grabe talaga mga ka-loves, hindi ko din kasi kayang tingnan yung anak ko na parang namumutla na dahil sa kasuka ba. Tapos medyo hindi pa rin ako gaano yung 100% ba na gumaling, dahil syempre kasasakit, nagkakasakit din ako kahit natapos kong gumaling si Vincent naman ngayon. So ayan mga ka-loves, sandali lang kasi mag-enter tayo ng motor road. So yun ang pasitya na, talagang maaraw dito sa amin, so makita nyo ang aking kagandahan, charot. Kagandahan ba din ako eh. Ayun, so yun na ang gusto ko talagang i-share sa inyo mga ka-loves, dahil dito sa Finland, pag mag-spring na siya,
mag-minus, mag-plus, mag-minus. So, doon yung mga bacterias na lalabas, at saka yung mostly yung mga bata nagkakasakit talaga dahil wet siya. Eh, dito kasi sa Finland, pag sa school yung mga bata, mayroon sila yung break time nila, sa labas sila, so naglalaro sila sa snow, kung ano-ano ginagawa nila. Yung anak ng isa kong kaibigan, nung Wednesday, umuwi na basang-basa, eh, syempre malamig. Nasa 0 degrees kami, syempre malamig yun, nilamig yung paa, nilamig, basang-basang-basa siya, dahil nga sa paglalaro sa labas, syempre, mag-i-enjoy yung mga bata pag nigilid-gilid sila sa snow. So, ayun ang nangyari, mga kalabs. Nagkasakit yung mga anak niya, nagkaroon ng throat pain. Yun din yung nagiging virus ko noong Monday afternoon hanggang tapos yung Wednesday din, nag-ano ako, nagtai ako. So, kinuha ko lahat yung virus. Medyo weak ako noon. Tapos, yung throat pain ako, sipon. Pero wala akong lagnat, wala akong ubo. Pasalamat talaga ako sa Diyos na wala tayong yung lagnat. Kasi pag nilagnat ako, napansin ko pag nilagnat ako, talagang nagda-down talaga yung immune ko ba. Tapos, sobrang ano ako, pagod na pagod ako. So, ayun mga kalabs ang naranasan ko this week. At ayun si Vincent, okay naman siya, pinalaro. Sabi ko, maglaro ka anak at huwag mong isipin yung pagsusuka mo. So, natawa nga ako kasi pinakain ko siya. Siyempre, pinakain ko siya ng soup. Pagkatapos niyang kumain, sabi niya, Mama, para akong nasusuka. Tapos, yung tatay niya nasa labas kasi nag-araro ng snow. Kasi daming snow ba? Nag-ulan ng snow kagabi. So, kailangan niyang linisin ng way para makadaan ako. Oo. Tsaka kailangan talaga linisin dahil hindi kami makakadaan sa makalabas kung hindi malinisan yung snow. So sabi ko sa anak ko, Nak, huwag kang magsuka na kasi wala yung tatay mo dito. Maglaro ka na lang. Sawa ng Diyos, hindi naman na siya nagsuka. Oo. Sabi ko sa asawa ko, good technique pala yun. Nasabihin kung wala ka, huwag ka munang magsuka. Kaya wala ka, pero kung lalabas, lalabas talaga, syempre. Kaya wala kaming tulog. Nakatulog, pero yung tulog na yung gising tulog. So yung ulo ko ngayon ay parang mabibiyak sa sakit ng ulo, pero hindi na muna ako iinom ng gamot at uminom na lang ako ng lemon juice. Kasi alam niyo ba anong nangyari, mga kalabs, nung uminom ako ng gamot nung last week, yun ang grabe yung sakit ng tiyan ko. Hindi pala talaga maganda ang mga gamot na inumin, kaya hindi na muna ako uminom ngayon ng gamot. So sabi ko, ano na lang yung tawag nitong, patiisin ko na lang yung sakit ng ulo ko. At sabi nga ng boss ko, kaya ko ba daw pumasok? Sabi ko, kaya ko naman pumasok, wala naman problema. At ngayon, magsi 7 days in row na naman tayo. So ayun ang nangyayari sa atin. At ganun ang ano. So, kaya sa thumbnail ko, nakikita niyo dyan na ang anak ko nalunod. Ano lang yun yung tawag nito, sa panaginip ko lang. Buti na lang talagang sa panaginip ko lang na nalunod ang anak ko. At time to learn na ano lang, sa panaginip lang talaga. Siguro lang dahil sa pagka-worried lang yun. Kaya yun, nagkaganon ang ano ko, ang napanaginipan ko ba. Kaya sobra talagang iyak ko. Iyak talaga ako ng iyak. Yung iyak talagang tunay na talagang lumuluha talaga ako sa ano. Syempre, anak mo yun. Ikaw ba naman mawala ng anak? Diba? Ikaw ba naman na mawala ng anak? Syempre, mahirap din yun. Masakit na mawalan ka ng anak. So, siguro yun na feel ko yung talagang feel na feel ko talaga yung panaginip ko ba. Kasi mayroon talaga akong panaginip noon. Na kwento ko na din yata sa inyo yun, na nananaginip ako yung asawa ko may babae, iyak daw ako ng iyak, bakit niya nagawa yun. Tapos talagang sumisigaw ako, bakit mo ako nagawa yun. Sabi ko sa asawa ko, bakit mo yun nagawa sa akin, hindi ko naman, wala naman akong ginawang masama sa iyo.
ang sakit kasi kung may nagawa naman ako masama sa iyo, ganun da, ano ako tapos mayroon pa daw ako nagsasalita pa daw ako tapos yung pag inigising ako ng asawa ko, talagang umiiyak pa ako tsaka nagagalit pa ako sa asawa ko, sa totoo lang yung talagang galit ako kasi parang yung panaginip ko talagang totoo yung at that moment parang totoong totoo talaga ba tapos nananaginip ka lang pala, ay masakit din yun tapos nag-ano din yun, nakaka-worry din yun na bakit kaya nananaginip ng ganun, di ba? Yung parang bakit dumarating yung mga ganun na panaginip, minsan na-ask mo rin yun na hindi ko naman inisip, never ko man naisip yan na yung asawa ko magluko, ganun. Kaya mahirap minsan anuhin yung intindihin, kaya dun din sa panaginip ko tungkol sa anak ko, hindi ko din alam kung bakit ako nananaginip ng ganun. Kaya ayun, yung parang tunay kasi hindi lang sa panaginip, kundi talagang may luha talaga ako, yung bang talagang umiiyak ako talaga tapos yung sound ko ganun daw yung iyak ko talaga, yung talagang na ano kayo, syempre nakakaano din, nakaka paano ba sabihin, yun, di ko alam kung paano sabihin, but anyway yun mga kalab. So kaya gusto ko lang din i-share sa inyo na ayun yung sitwasyon namin ngayon, medyo mahirap dahil nga magkasakit tapos next week, tapos sa next week may pasok pa, tapos pagka next noon may bakasyon pa naman kami, sana okay kaming lahat kasi paano na yung bakasyon namin, nakabook na kami, kaya sana okay lang ang lahat kasi sayang din yung nabook namin bakasyon kung magkasakit kami. Ayan mga kalab, so dito ko na lang tapusin ang aking munting vlog. Maraming salamat sa inyo, sa inyong walang sawang suporta sa akin palagi, at hindi kayo nagsasawang magsuporta sa akin kahit nandito ako sa car na nagdadaldal lang, at least pinapakinggan nyo din, at lalo na kay Cherry Sules, Melba Mendez, Marilyn Cueva, Marisalis, yan ang palaging nasa ano ko, of course si Alberto's Official, Jan's Tooth Vlog, Melma Life Vlog, si Kapidongski TV, Madam Shades, yan yung mga si Gima Guillermo, Geno Channel, Ilma 552, yan sa aming mga pugong biyahero na reaction, subaybayan nyo rin ang aming mga reaction kasi yung pag nagkasahod tayo, wala akong nasahod, so wala tayong maibigay kung ano, wala tayong masahod, at saka ayun, kailangan din ng pamilya ko ng tulong, kaya yung kung may masahod man ako, syempre inuuna ko rin sa pamilya ko kasi syempre family first, diba? So hindi pa tayo nakakatulong sa mga charity ngayon, but sana nga ano, so papasok na ako sa aming parking place, so ako ay magpapasalamat sa inyong lahat, sa inyong walang sawang suporta sa aking channel, at sana hindi kayo magsawa, at God bless, at alam nyo mahal na mahal ko kayong lahat, at mag-ingat kayo palagi, gabayan kayo ni Lord palagi. Ayan. So God bless and I love you all. Bye mga kalab. See you in our next vlog. Bye.